Ignore the whispers or advices of fear. Now, dire si Matthew Mixon, magdirita, basaw na ko kini nga parable. Kini sa mingay, also describe what or what the kingdom of God is. Amen. Unsa naghatag ipanggamit ang Ginoo ng mga sabingay, mahitungod sa pag-explain niya kung unsa ang gingharian sa langit, unsa ang gingharian sa Diyos. Again, sa mga tingali karon pala kasunod, the word kingdom means dominion, influence, or government. Okay? The word kingdom, pangamhanan ka na, or pagdumala. It is not religion. Praise the Lord. So, ang pang salay pagkasulti, ang gingharian o ang paghari o ang gobyerno sa langit o gobyerno sa Diyos. Sa Matthew chapter 25:14-30. Again, the kingdom of heaven, gingharian o gobyerno sa langit can be illustrated. Sa New Living Translation ko na nakuha. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money. Okay? Entrusted his money to them while he was gone. Napagunahuna na mo kung unsang klaseng kwarta ang naa sa inyong hunahunan. Siguro po yung mga sinsilyo. Siguro ang uban mga papel. Kaya sa papel ay 20, 50, 100, 200, 500, 1,000. Na dire sa ato, ang sa ganda itong huna-huna na yun, is simply, simply Philippine currency. Okay? Sa King James Version is, naghahatag sa iyang talents. Now, he gave 5 bucks. Moriya, di rin natin ikuha. Kaya mas, himbawa na ito ni gamay. He gave 5 bags of silver to one. At kwarta. Ang ilang kwarta niya ito, dili paper money. Kundili mga bato. Pila. Bulawan or salapi. Kaya ang salapi, silver man ka na. Right? He gave 5 bags. Dili lima ka silver ha? Lima ka puntil. Agusa, of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing in it proportional to their abilities. He then left on his trip. 16, the servant who received the 5 bags of silver began, sa King James me, immediately went and trade is to invest the money and earn 5 more. The servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. After a long time, their master returned from his trip and called him to give an account of how he had used his money. Gihatag ni Mason, naklaro ni sa akong isip. And I believe, Mason, ako ginagidawag na bigyan sa Diyos, kasi karoon na nahitabo ang atong Senate or ang atong Kongreso, it is the Committee on Public Accountability mo ang naasa senaryo. Amen. Nga naga-investigar sa mga katawahan, kangkansa, kanila di-interest ang kwarta sa gobyerno sama sa Philippines. O sa umang pang mga government financial institution, magsunod na kahit paga na for the last 2 years, mauna na ang dagan sa Committee sa Public Accountability pag-question sa tanang mga ahensya sa gobyerno nga nagatipig nga sila isaligan sa kwarta sa panalapi sa atong gobyerno. Now, dire, after a long time, their master returned from his trip and called to them, and called them to give an account of how he had used his money. Ang tanan mo ngayon, praise the Lord. Amen.
The servant whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, "Master, you give me 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more. 21. The master was full of praise. "Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount." Lalimang ka? Pag-explain na kung unsa ni kanaghan. Kana 5 bags, 5 kaputil. Pero alam sa master, "You have been faithful in handling this small amount." My God. "So now, I will give you many more responsibilities. And then, let's celebrate together." May so mo apil ang inyong pag-celebra sa kanahugan. Pitito, the servant who had received the 2 bags of silver came forward and said, "Master, you gave me 2 bags of silver to invest, and I have earned 2 more. The master said, "Well done, my good." Sa King James, "Thou good." Pero din, ganahan ko rin sa may sa New Living Translation, kay giangkon sa ganun, nga iya na uli, nga iya na sulugoon. "Well done, dili thou good," kundi dili "my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now, I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together." 24. Then the servant with the 1 bag of silver came and said, "Nara, master, I knew you were a harsh man." Grabe kung mag-strive. Mauna, anybody can mag-strive sa positive. Kung hindi maayo, distress siya yun. Sa mga kaila, patagataka ka mo. Patagataka mo, buhay yung istorya. Madisgrasya yun ka. Lalimang ka nila, sa first two, the master had been very generous, very praiseful. Pero sa ikatulo, grabe niya yung description, amo. I knew, lalimang ka, that's a personal knowledge, you were, di lang kayo are, you were, pag yun ibig sabihin, di ka karoon, balik sa kreator, doon ang panahon, o sa lahat pagkasulti, mauni ang imong kinaiya. I knew you were a harsh man, harvesting crops you did not plant, and gathering crops you did not cultivate. Gara, I was afraid. Dili na kung ipuha, iso ng tima. Never or ignore the whispers and the advices of fear. Isya, I was afraid. I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money back. But the master replied, "You wicked and lazy servant. If you knew I harvested crops I did not plant and gathered crops I did not cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it." Then he ordered, "Take the money from this servant and give it to the one with the 10 bags of silver. To those who use well." Huwag mag-ingon sa mga dato ng daan. "To those who use well what they are given." Ako sublihon, yun. Versículo 29. "To those," kanila, nga ilang gi patigayon o maayo kung unsa ang ilang nadawat, "even more will be given and they will have an abundance." Dili pa lang daan. Kaysa may pag-ingon ang pag-alagad sa Diyos, maglisod-lisod ka. May pag-antos, pag-sakit. Nga giharian sa Diyos, matod sa Ginoo, sa Hebrew, is also illustrated in this way. Amen. "To those who use well what they are given, even more will be given and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away." Now throw his useless servant into outer darkness.
dealing in the wicked, useless, where there will be weeping and gnashing of teeth. Now, ignore the whisper and the voice of fear. Ang tanan mo ngayon, praise the Lord. Dili na gawali kami so illimited mentality. Para ato pinagay ng repent for the kingdom of heaven is at hand. Pag hinulsol ka mo, ang word na pag hinulsol, usapan ninyo ang dagan sa inyong una-una. Ang tanan mo ngayon, praise the Lord. Now, why this parable may soon deals with stewardship, we must also be careful not to lose sight of the fact na kiningap sa bingay kay 23, 24, 25 si Matthew is katolojikal na buntasabot mga discourses na mga panutyo sa atong Ginoo na naghisgot sa katapusan mga adlaw, katapusan sa kapanahonan o naghisgot sa iyang pagbalik. Yeah? So, dere narrative, kininga ilustrasyon or sa bingay, ato kong hinumduman and we must not lose sight sa kamatuuran na kini napahimutan in the context of an eschatological discourse where Jesus, our Lord, encourages us to be ready for His second coming. Ang tanan mo ngayon, praise the Lord. Now, faithful stewardship of money, time and talent is part of getting ready. Ya, pwede mo ang muta na, Pastor, unsa may among tipigan kung wami. But we should focus also on the link between stewardship and being prepared sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Sa King James Version, talent ang igamit. Pero ganina ang ibasa, money. Now, kung magandungo kita pulong talento sa Bisaya or talent sa English sa King James Version, kung karoon natin madunggan, we think of a special, ang ato pag-unawunan, ang kanang special ability, such as musical talent, speaking talent, sports talents, and many others. That meaning, noon, kini mga meaning, came sa atong English language, gikan ining parabol, o dito ganin ang ikuha. Mga soon, kini mga, kini nga translation or interpretation. However, in Jesus' day, sa diha gisulti kini sa bingay, may tungod sa talento. Amen. A talent was a measure of weight. May sugibungaton na, sukod sa gibungaton sa kuwarta. Ang usa ka talento, dili na usa ka buok, kundi usa na ka sukod. Praise the Lord. Sa usa na ka sukdanan sa kuwarta. In Jesus' day, the talent has nothing to do with abilities. Now, ako sa may isang katalinto, ako sa katalinto, sa itong ibasa, one bag of silver, may susundin ninyo ni, equivalent sa 600 dinari. Okay? Ako sa katalinto, equivalent sa 600 dinari. Nahinomto mo, nga, dunay agalon, nga nagpa- harvest. Na itawag niya na mag-harvest o galasize. Na ilas 9, na ilas 12, na ilas 3, na ilas 5. Unya, ang iyang sabot, kada usa, tag-o sa kadinaryo ang iyang sweldo. Nga gani sa niyang nag-sweldo ay na, nagtuo katong na natawag sa una, nga mas nakuna ko ang iyang sweldo. Sige, gani, yung una pag-sweldo katong nagtrabaho ng alas 5, 1 dinar. Denarios. Niya pag-abot sa iya, kung denarios naman di hapon, na nagbagulbol siya nga, unang itiri. Unya, pareha kami swindo ka itong ulaki. Matod sa agalon, magbuot ka man ako na. Nagsabot man ta. So, ang pinag-point niri, na ang one denarios, muna ang ikubalit sa usang ka-adlaw na swindo. Nasunod ka ba iso? Now, ang usang katalinto, 6,000 dinaris. Now, kada 6,000 dinaris, ibig sabihin, size, size mil dinaris,
Ibig sabihin, sa ismil kaadlaw, kung magtrabaho ka, pilang minimum ron? 396. Including sa mga kuhan, mga, including sa mga benefits-benefits. Buta lang na to, 500. Actually, 500 magbina, ang tama. Kaya ginalaban nila across the board gani, 800 na. Bawagin na. Kung sa gingharihan pa na, 800 magbina na. Kaya lang, hindi naman na gingharihan sa Diyos, gingharihan mas makatawan, mauna na 300 na tira. Ibuta lang na to, 400. 400 times 6,000, pila na? Ha? 2,400,000. Amen. Sa usa ka talento, mao to ang gihatag sa ikatulo ka kaulipon. Mangigsoon, pero tingkagahan ng kwarta gihapon. Kaya ka ng 6,000, i-divide mo 52 weeks, may pila na? 19 years? Ibigaw rin na. 6,000 divided by 400. Bila? 15 years. Nalimang ka. Ang ihatag sa iya, si Engkamot, sa usa ka tao lang, ha? Equivalent sa 15 katuwid niya. Niya, ibutan pa lang na ito. Bila man kasimana sa usa ka katuwid? 52, di ba? Alright. So, pila ka adlaw sa usa ka tuig? 365. Mao na nga 52 weeks. Kada semana kuwali mo usa ka adlaw kay musiba ka ba? Nga di ba? So 365 minus 52 313. Tama? So ang 6,000 divided by 313. Tama ba ko? May bawahin mo na kung pila ka tuig. 19 years, 19.7. Okay. Lalima ka, ang ihatag sa iyan o sa katalinto, equivalent sa 19 ka tuig. O mga 8 ka buwan, nga iyan sulun. Kaya kung magbasa po ito sa Biblia, o yan, hindi na ito tagapagtaga, hindi na ito makuha ang kiyatibukan. Ang tanong magayon, praise the Lord. Hindi mo katapat, perfect yun yung natuwa ang Ginoo. Kung maghatag ang kapital, iparuling, kapital man niya ay suon na sa 19 katuwing 8 katulang hapit nga swindo na ito kanaan ng trabaho. The kingdom of God is also can also be illustrated in this way. Nga dunay sa katao, do sa kaagalon, nga gitawag ni ang iyang mga ulipon o gipangtagaan og kwarta. Amen. Dili tagbay ni ha, dili tagbay. Siguro kung tagbay ni nga to, 2,400,000 ang tagbay ni, di na lang mapasan. Berte mong atan na na. Mapanayin ka. Kaya 30, 25 second minutes na lang ko. Kini nga passage mentioned involve allegory. Yung allegory means mga natural na mga istorya na doon na spiritual meaning. Pero ang atong Ginoo, kung magamit ang istorya, mga tinuod yun ang mga istorya. Amen? Sa, there was a man going, the man going on a journey, nag-representa kini sa atong Ginoong Isus. He's going on a journey, representa ang iyang pagpanaw, mao na iyang pagkayam sa langit. Ang mga ulipon represents kita Christians who are waiting the second coming. Now, the talents represents blessings. Ang tanan ng blessings? Blessings. Now, kanilang blessings, ang kapila sa financial, social, intellectual, o ubang pangklase mga blessings. Now, dili, atong isiro in sa intellectual blessings. Kaya dili ang atong prinsipyo ang mga material na mga butang na atong mabatulan o atong maabot. Kinahalan, una sa tayo mahuman sa atong unahuna.
our minds, our intellect should be elevated to that point. Amen. Ngang atong gitrabaho, dili na palaga. In fact, misidang at my soul, hibaw na tatong usi atong gitrabaho. Kahit ang atong gitrabaho, puro manamandaan sa atong muna-muna. Pwede ba palakpakan nato ang atong Ginoo? Hallelujah! The talent represents the blessings. Praise God. Financial, social, mauna nga mukhangan kita, intellectual, athletic, unsa pa nga klase mga with which God has bestowed us. The man's return represents the second coming. And the master's assessment of the faithfulness of the servants represents Jesus' judgment on us panahon sa iyang pagbalik. Na, nara, hinahinayon nato ni. Sa nagihatag na iso na ang mga kwarta according to our ability. For it is like a man going into another country. Mayroon, kanang wounded slaves or servants, dulos. Nagihatag siya ng lima, nagihatag na duha, nagtulo. Dito na lang nato ni. So, diyan dihatagan itong taong lima, the servant, immediately, yun ang King James Version, immediately, went and prayed and earned. Gamay lang eh. Tungkol kinagawa sa kwarta, kay 5 talents, 5 times 6,000, kila na? 30,000 dinari. Praise the Lord. Kaya 30,000 dinari, times mo talang nimo. Kung ordinaryong trabaho ni 400, unya, kaya naamay mga tao, ilang binagan ang mga taga-pihit, nga ang ilang swido ka na tuig, 6 million, alaluya! So, pila ang ilang alam. Ang ilang swido, labaw pa sa swido sa presidente. Ato, wala tama politika. Ato lang ihimay-himay. Kaya naman na diri. Siyempre, kung taas ang imong ranggo, dakoy mo sulido. Kada nga kung igamit ka 400, muna ang minimum pay sa probinsya. Lahi man ang pay sa syudad. Lahi ang pay sa ordinaryong trabahante. Lahi man ang pay may soon sa mga naa sa posisyon. Ang tanan mo ngayon, praise the Lord. Ako yun i-make sure ihungit na to and pray to the Lord na ato ni masagdan. Dire sa ato pagtulungan sa tiga to, nagatuon ta ang Mayson sa gingharian sa Diyos o ato ni balik-balik that the kingdom of God is the only kingdom in which ang tanan mga lumulupyo hari designated na as king. O ginagawalin mo din so sa pandemic, may soong itong dirilan, na we are authorized and empowered by law. And then, we are in training. Kaya maghari mo na suod sa usang kalibo katuig, din ang palandaan, gitraining na ta. O ang mga trainees, may soong sa gobyerno, ngayon pa, kung magmasteral ba o ka na mag-asa ba, may training on for a specific job, mga iksoon, may sweldo na lang, may alawas pa. Nasabtan mo mga iksoonan? Kung mo na itong palakpakan daw ato dito, kasalakpakan na ito siya. Hallelujah! May sweldo na, may alawas pa ang mga perks na anak. Because the kingdom of God is the only kingdom in which, by which, every citizen is already designated na nakaplastar na as king. Praise the Lord. Kaya wapang man ang Ginoo maghari ni kalibutan na, mabalik, di pa man tamagari ba niya. So, we are still in training. But while we are in training, mauli siya din sa kauban na maghihapon kini sa akong mensahe tumiyaging Domingo o sa upang pang mga mensahe. Kita giandaw, we are being prepared. And we are being blessed. Praise God. Because the talents na dibilin sa sambingay represents the blessings, financial blessings, intellectual blessings.
Praise God. Mao na nga i-elevate nato ang atong intellect and the way we think. Praise the Lord. Tungod kay nakadisiplina ta nga magahari uban sa atong Ginoo pag-abot sa hustong panahon. Palakpakan ang simbahon natin ang atong Ginoo. Hallelujah! With the master sumos, the servants, he entrusts his property to them. 5 talents, 2 talents, and 1 talent according to his ability. Take note, sa nagihatag sa Ginoo niya sa bingay, ang iyang kwarta, wasi pag-ingon ko, bahal, nga, mauni, wala specific kung unsay himuon. Mauni, kanigan sa Ginoo, gihatag niya sa iyong matinunan ang kapasidad to think, to create, and how to manage the money. Ang tanan magiging okay, praise the Lord. Walay mission, walay unsa na? Why project study? Gikan sa amo, sa agalon, gihatag lang. Okay, naay. Naay bilang tamo kwarta. Ang sabi ko magiging nga ipatigayon. Pero ang mga nakadawa, praise the Lord. Ang una nakadawa, immediately he went and traded. Wala na may son, wala na epekto, wala na mga pagdasig, wala na sindili, wala na mga, ano mga, kung sa kapitaw nga, para pang, mangisok. Deep down, sa kahilatman ni Antong Servant, say, wow, kagdag ko nga ni Porta, isalim natin, direkso. Wait and trade, na iyang i-invest. Nasa trabaho, kaya ginagahan na siya ang kwarta ko niya di patrabaho. Amen? Then mo siya ang investor. Ang ikanawa, he went and worked and earned. So, he apil siya trabaho, iya gi-invest, pero apil siya trabaho, kaya di makailaghan ang iyong kwarta. Pero nagahangon, lalimang ka ng 2 talents, pinamon na, 12,000 dinari, 4,800,000, kung 400 pesos lang ang atong kuha ng atong multiplier, ang equivalent sa kadinaryos, 400 pesos, takog yan pong kwarta ka. Now, note Jesus' approach to servant. While Jesus could dictate exactly how each servant will use the money, ang atong Ginoo instead exhibits great trust. Hilabihan ang iyang pagsalig ka na ito. Giving them the latitude to take advantage of opportunities as they arise. Noon nga, nag-post ko sa Facebook, nato itong ikupya, nato ni Dr. Bruce Lipton, when people believe they are powerless, they become irresponsible. Kung ang tao totoong wasay mahimo, mahimo siyang irresponsible. Now, ang ato din udiri, mayroon siya man ang pinag-object sa bingay. Wasa magtutulong natin, ngayon, ha? Dapat. Dili man siya pareha sa nangupang mga, ano nga, sunod na sa likod. Ang ato din wala magsunod sa likod. Gihatag na, diri ka na to, ang latitude. Kung siya itong humuon, as the opportunity arise. Nagwali na ko diri, that the opportunity has come. Matod sa Ginoo, kaya yung mga pulungan na inyong nadumog sa inyong umiapos inyong idulungog, may abot na sa inyong natubangan karon. Included, next one yan to is the declaration of the favor of the Lord. Palagpakan na ito ang ating Ginoo. Hallelujah! Praise God! Now, the Lord Jesus treats each of these three as an individual, allocating resources sumala with its person's ability. Wala niya insultuha ang katong usa na gitagaan niya o kanang katong mga nakita sa Ginoo nga kini kaya niya. Wala niya hatagi kanang trivial na responsibilidad. Katungod medyo nakita sa Ginoo nga dili kayo makakaya, wa mo ni hatagi kanang overwhelming responsibility. Kay maayo ang atong Ginoo o pahilunan. Muna nga eh, ayaw yung ingon nga, hindi na ako kaya ni.
Ini Sir Pablo, walay pagsulay na gihatag ang Diyos sa tao nga di niya kaya. Kaya ang dunya tanan. Na ini pasinayo na ito, tama ang pagkabahin-bahin sa Diyos. Sumala sa kakayaran niya sa iyang mga ulipon. Ang mag-isip na ang kapalis na kinaghan, Exxon, kung ako, ibutan lang ako, nga, magdiman ko sa Diyos na kung sa ito. Ibutan lang ako nga sa libo nga kung adlaw. So 6,000 times 1,000, pila na 6 million? So sa lang nakalito, 6 million, katakuran ng kapital na yun. Kadaghan na ito mapalit, anak. Hallelujah! Mapahuman mo na ito ng likod. Magkapalit pa man ito mga yuta. Tamna na ito mga saking. Para nga ang... tamna na ito mga saking. Para nga ang mga bunga. Eh, pamalit na ito mga siminto. Pamalit na ito mga glass ang lahat. Ito magunta na pagalagad si Ginoo o paglisod-lisod. O ang pagsunod sa kaharian sa Diyos, maulay trabahoon sa mga pobre. No, that is, may son, muna ang age-old lie and deception. Iilag na sa mga naasa pangamahanan na nagatuloy na ini sa una na dapat kung mag-alagad sa Ginoo, di ka na mangandoy. Kaya pag mangandoy, kalibutanon ra. Kaya para sila ra, mo'y magpahimuhos sa bibisyon sa Diyos na pwede mo utang ato po tatu. Pero karon sa hapit na mabalik ng Ginoo, abilihan na ito eh. Napatay tayo. Hindi lang, hindi pa mamuhin niya. Mura ba gano'n? Hindi ko pas ko, kurang mabalik ng Ginoo. Pais na niya kung mabalik pag Ginoo ang bensin kung katawin din ka karon. Huwag ka-enjoy ka pa. Lapa ka na ito ang ating Ginoo. Kamu, ilang entusiasi ka palakpak. Kagini na si Pipe, parang sa ato. Kaling mga bataan eh. Kasi pwede pa mo makatukod o klinik? Pwede pa mo makatukod o klinik? O niya hatdan mo mga pasyente na hindi mang hangyo? Hindi pa mang hangyo? Bahala gulay alakis sa pilihan, pero may mamayin ang muta ng mga pasyente. This is Jesus Christ's approach. Ang ato kinabuhian, kita'y magmaniobra. Na, sa di pa kumpulay sa unahan, sa panahon sa Ginoong talito is kwarta man. Pero pwede na ito may, kay Aliguri man eh, pwede na ito ni ma-interpret ng mga talento po. And the greatest talent, and the greatest money treasure, pinagamahal, kita. Di ba ako sa atong ingon na ito Ginoo? What would you gain if you, what would you profit if you gain the whole world and loses your soul? Or what can you give in exchange for your soul? Ibig sabihin, ikumbahay na ang tanang mga wealth sa kalimutan, mas nababagyakon ka. What are we doing with our lives? What are we doing? Kung na mag-story ang iniiyan ko yan, mong inganing-aning-aning-aning, ano ba mga pastor, pwede man mo daw ako, mauna. Ako lang mong una-una ko, pwede na padahal paglubong. Ang talito, kanaa, san sunod nila. Pinaot ay mga abriyan o tada, para nga, makagawas ma-invest. Ano na, napay lagi ang idungan. Pero kung magsigil paglubong, hindi ko mo daw ang anak, hindi na pastor, hindi na na, hindi mo daw ang inganin ni. You are bullying the treasure, the money, the investment na naasig ibutan sa Ginoo sa atong tatataksa. Ang tanong mga yung praise the Lord. Scholars estimate na bali batali nga kung ang visual ganina tag ang usaka talito 400 dinaris. Praise the Lord. Now, he who received the 5 talents, iyang ipatigay yung direksyon. There is a sense of enthusiasm. Nobody has to light a fire under this servant. He is excited to be trusted with such a great treasure. Pwede ba kumag... pwede ba kumunigin gamay? Kung na nag-iwag sa pag-ingon,
kabuga kaning mga lagara. Kagrabe mga pagsuway. Because this servant, sa dinagdawat o lima katalinto, very enthusiastic. Right away, said, yes, diri sa kwarta. I believe diri sa kwarta diritso. But it is the sense of joy, amen, and happiness. Kahang yan ang ganun, kita kasi takraming pagsali. Nga iyan ipatagayon ang kwarta. No, it is one thing to be loved, but it is more important to be trusted. Hindi na bang pagunsa, siguro higani ko. Pastor, huwag mo may nahigong maningo. Hindi ko masakit, no? Kaya mas nisis, hindi ko pa na ko. More than enough na. Alaluhi. Wala ko mo ginahalang pag-igong mo sa uban. Tsaka, hindi mo ganahan yung pastor. Pero pag-abot sa panahon, ihatag na pasabahan doon kay kaya niya. Wala, ano yung hatag isang kanimo may makasalig sir. Hindi ako malipay. Amen. Ilan din akong ang Diyos mo'y muhatag ang pagsalig nimo. Kanong may natulugan, salig sa Diyos! Ikasalig yung magandang Ginoo, atong baligon. Ang Ginoo nung naghihatag na nato, can He trust us? Of course, ikitagata niya, grabe niya yung pagsalig. O kanang kapagsalig, pagyamanin nato mga kaisunan. So this, servant, immediately, very enthusiastic, he was so excited to be trusted with such a great ratio to do something positive. To prove himself, he put his 5 talents to work and gains 5 more talents. The 5 talent servant went off immediately and put the money to work. In the same way, ang ikaduha, di lang yan, kwarta mo yung mga, he also worked. Amen. In the same way, he also hugot na 2 gain, 2 gain another 2. The 2 talent servant does the same as the 5 talent servant. Responds with enthusiasm. Use his initiative. Ano, una na pag-ingon. Wala na, magsigil kong wali. Una na pag-ingon nga, wak yung mahimo. Kaya wala na sa Bible. Wala na sa Bible nga, kung wala ka Lord, wak yung mahimo. Natin nabasa nga, ang Ginoo nag-ingon, kung wala ko, wak yung mahimo. Na in this parable, ang ating Ginoo na anak, siya mo'y naghantag sa talento, siya naghantag sa pagsali. How can we say, kung wak ka, na ang Ginoo naghantag. Ang gusto sa Ginoo, gamito ng initiative, gamito na itong talento, i-elevate ang mindset. Hallelujah! At ang mga matigil sa grasya sa atong Ginoo. But he received the 1 talent or 1 bags, or 1 bag of silver, went away and dug in the earth and hid his Lord's money. Amen. The 1 talent silver, paminaw ka ba? However, kalot siya, maglungag, o biyang gilubong ang diri ang kwarta, kwarta siyang master. This is an accepted way of safeguarding money. According to rabbinical law, malawad sa Israel, the person who borrows money in a hidden location cannot be held accountable for its loss. Tanawara. Iyagi, lubong gitago sa dapit nga dili way na ibabaw sa kinsa. Pero kung bawa, dili siya manubag. Basta. Nagtuo siguro ni siya nga dili na mubalik. O kung pamamatay na itong ako, kung mamatay na itong iyak ang galon, kung niya ino lang i-declare na yung nawa naman ito, wanay maningil. Because it is an accepted way of safeguarding money. According to rabbinical law, the person who borrows money in a hidden location cannot be held accountable kung kinimawa. It is a conservative form of safekeeping, but accomplish nothing. Nakanawat ko siya. Pero matun niya, sa tihang ipaningil na sa iya, matun sa kuan, matun sa agalon sa duha. Good, my good and faithful servant. Amen. Enter into the joy of, let's celebrate together.
Yung pag-abot niya sa katulong, and siya nga, he also received the one talent, came and said, Lord, I knew you were a hard man. Ganang harsh or hard, gikan sa Greek ay spiros, severe, ripping, ibig sabihin, magtas. Ano ba yung magka-interest ng dugang dahil mag-i-spiro ng Greek, ganang ish. Magtas! And siya nga, I was afraid and went away and hid your talent in the earth. Naminaw siya sa iyang kahadlo. Ang tanan mo ngayon, kuha ko'y apel anak. You must ignore the whisper of fear. You must ignore the advices of fear. Amen. Kadako anak, kadako sa lihat ng kandidat, 6,000 dinari, suwino sa 6,000 hours, suwino sa 6,000 kaadlaw. Now, may anak, ang akong interpretation, matapos na ko, ang akong interpretation na ano is, this is an industrial partnership. Ang paghatag siya ka ng kapital, ikaw na yung padagan. Kunya, dapat na ikaw na ay tubo. Siyempre, bugita ko na. And I accounting. Now, I believe. Nakuha ko din mo ang imong gastos. Hey, trabaho mo ka. Kuha ko mag-imong din niya. Ako lang niya, mag-postulate na ko. Kaya, kuha ko mag-imong ng Biblia. Sa sambingay. Nga, ayaw kuha niya. So kay open man na, pwede niyo lang ikaw. Ako lang ha, pwede niyo kuha ng gastos. Pwede niyo kuha ng gastos. Kuha niyo gastos, hindi mo pamasakit, gastos sa mga tao, na, pati ikaw, may suwildo na. Unya, kung bilaan net profit, mo na yung ihatag sa iyong pagano. Pati ka ganang wata. Pati na ganang blessings. Amen. Na ko rin nasabtan. Sabtan na atas Ginoo. God entrusted to us. Punta na ito, wate kwarta. I-entrust. But God entrusted to you, your life. Matulog, matapos ako. Matulog sa mga psychologists, ang ato nga is capable of imagining things that can happen to you. Ako sabi yun, our mind is capable of imagining things that can happen to you. Muna history, muna ato limited mind siya. Pinawali ni Pastor Erwin. Why? Kaya nga itong Ginoo, nagsuko na itong nagbiling o talento, nagpurma sa itong kinabuhi, nagpuyong man sa itong kahilagman. And He is doing the work. He is the one doing the work. Dili kita, siya na, imatong isang kablo, o kinikinabuhi nga akong eh. Dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo na ang nabuhi sa sunod na ako. O kinikinabuhi nga akong kinabuhi ka nun. Ako kinabuhi sa pagsalig sa anak sa Diyos. Because He trusted me. I trusted you. Amen. Wato ni Tanawon, kanamaling mo nga, pag-usap man ang maayong kaugmaon, kung di na kumaugmaan. Di na yung kumaugmaan, kaya gilubungin mo ang imong kaugalingon. You are the greatest talent. We are the greatest treasure. Kung atong gilubung ang atong kaugalingon, kung nag-aatong gilubutan diri. It is one thing to think. It is another thing when you speak what you have taught. Huwag ka lang mag-iwag ka nga. Murabang mabagsay ko ani. Murabang mabubri ko ani. Kung nahuna ka lang, pero never is ulti. O kung may mo, di ka sa huna-huna, tanggalan na. Mo na ngayon, lagi ko na ginoo, repent, for the kingdom of heaven has arrived. Pulihan na to ang dagan sa atong huna-huna. Now, 5 minutes lang ko. May mo nang ginoo nga sa mga doon na remittance. Ang tanong mo ngayon, may remittance.
Nairimitas. Ang lima kapuntil, nakarimit og laing lima kapuntil. Huwag na tanan. Ang lima kapuntil, nakarimit og laing lima kapuntil. Upat na tanan. Katong sa kapuntil, huwag girimit. Maura, kung nairimit katong kapital ra. Niya kay ang purchasing power sa 2000 sa 1990 di naman pagiya sa purchasing power sa 2020. Yes. Na. Ibig sabihin, doon na nai diminish, doon na nai devaluation. O na kaya na ginuho, imuntang giabay sa mga bankers. Ibig sabihin, hindi po sito nimo para at least mutuko ang atong kwarta na pag abot karong palahuna ang iyang purchasing power, palihan niya po sa dinihatag na kung imo. Pero imong gilubong. Imong gilubong. Daghang mga pagwali na maayaw ang Diyos. O niya, ano ba mo yung nakakaayaw ba niya? Kaliso na nakin mo niya. You are to, imong ipadayo, imong gilubong, imong kaugalingon. Nang ginabahan mo na kita sa Ginoo, pinaagi sa mga pagwali, mga pagtudlo. Imong ginabahan mo na taliyan. Siya na, kamaraman niya. Kaya mo, mga dato ba mo? You are, you continue to lubong yourself. Amen. Dungat. Kung uban maglubong imo, pwede ka magkadagan. Pero kung ito na mismo may maglubong si Punto Galingon, wala ka na iskapo. E dili, ato nang i-zero eight, magtapos na ko. The greatest treasure are not material things. We are the greatest treasure. Pagbalik sa atong Ginoo, dapat maluwas ta. Lord, here I am. Tapos ngayon, Ginoo na ako ng kapit. Akong bana, akong anak, akong mga silingan. Amen. Ang tanan mo ngayon, praise the Lord. Kaya akong ipatigayon ang imong Christian. Mali ko na na. Kaya ang atong inuling nga silingan, walang mag-advocate nga the rich. Gets richer and the poor gets poorer. Hallelujah. Ang yung itanaw din nga kung kasaligan ka sa gamay, kasaligan ka sa Diyos sa dagpo. So, kung naman may kwarta, make sure. Ayoko yun ang kwarta niyong pag-manage. Ayoko yung pag-manage ang kwarta. Kaya naapay daghan inugang ang Ginoo. Naapay daghan. It is according to our management. Yan. I-manage mo yung relationship kaya padalhan ka sinuglan mga tao na matabang nimo para sa iyong success. Amen. I-manage mo ang imong career kaya pwede ka ng imong career, imong job kaya diha ka buhiyon. Pero na kaya alahay ang imong passion kaya ka ng imong career, imong job buhiyon ka maayos sa Ginoo. Kunya, magkasin labaw sa kanan. Amen. I-manage na ito atong soul, atong kinabuhi. Kaya gano'n na ito ni tell your friends. Yeah. So, ipakita. Parang natin ipakita. I-invest na itong kagalingon. Kaya lang mag-invest sa'yo, hindi ka kahit bawa ba, laman. Kasi malugi ka. Pero ang lipay ko, sa din ako nito, ito na pag-usama. Kasi ay, ang kapital sa Ginoo din, naghatag sa Ginoo, din na pang-ruling ra. Sobra. May kapital ko, ilang hardo ka, kung ruling ra. Hindi sa pingay. Ang usa ka dinari, nagtuong ba ng gamay na? No! Ang usa katalito, no! Dili na usan, dili na usan na kabuo. 6,000 dinari, equivalent sa 19 katuig o 8 na buwan na sweldo kada adlaw sa katao. 6 days away from trabaho. Imagine yan ang kapital. Ingana ang Ginoo may suod. Elevate your mindset. Amen. To invest your mentality. Not squanderer's mentality. Investors. We will invest, atong invest na itong kinabuhi. Sa kila, kung maglayan mo ba, iwali na itong pulong, ipakita na itong pagkabutan. Bahala ang ingin ko ngayon, oh, manap, plastic ko ng imo. Sige, sa kila, kumbaga na, plastic kita, pero paper na man. Padahal, ipakita ang mayong buha, para iwali ang pulong. O kung naan mga resources, mga punta, ang dipiyan ang Ginoo sa itong kamot. Ayaw na i-disgwasan. Kung natasyudo kay nanara, ayaw pamalita itong mga dili ni mo magamit. Ang iyong mangutang kas-pikas kay manage your resources. Ikas diha tanawang si Ginoo
ang iyang gidugang kanimo. Pwede bang itasara sa tumat ka mo? Ako na matyagan na isuon ang trust sa Diyos diri. Kamu mga batanong ba, sa mga batanong ba na mga magpiayon, praise God, manage your marriage well. Manage your family well. Hallelujah. Ba? Diha sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. In this life, you will receive manifold. And in this life, and the life to come, life everlasting. Tagay ko kayo. Never whisper, never listen or ignore the whisper of doubts, the whisper of fear, the whisper, the advices. Ayun pagiging mga Ginoo, nahardog man ko, may basing pa rin. Basing mga emergency. Amen. There is no fear in love because God is love. O na Ginoo, yung saliti ko ninyo. O na ngayon sa inyo, pahawag ka mo ba mabuhat o dootan? Cast this lazy servant to the outer darkness. Why? Because that outer, that servant did not trust God. Did not. Instead, iya magipasangin lang na harsh man ka man, hard, severe, wayayo, mangtas. How can he be mangtas? When he's full of love. When his mind is for our benefit. Pada yung ato itaas. Malaysoan, puntel-puntel ng mga blessings sa ginaandam, ginahatag, ginamutang sa Ginoo sa ato mga gamot. Amen. Kung tingali na pa yung ba, nga, wala mo na ito magamit. Present ato na. Kuy-kuya na, gamitan ang katapusan mga adlaw. Amen. Ato ginamoy, mutahay na sa Ginoo. Muhampo na sa Ginoo. Hallelujah. Muhalagat na sa ato Ginoo. Mutrabaho na lang kayo sunan. Na hangat sa taas, biyo ang mata. Minuli sa gabday. Sabta nga, maghangat ka, binayo mga gamot. I-plus sa imong mind, nga ang atong Ginoong Hesus Kristo, nagbutang o puntil sa imong gamot. At siya nga, ikaw na'y bahala, ani. Amen. Your life and my resources, ikaw na'y bahala. Pwede ba ko mag-suggest? Pagkunta na Ginoo, Lord, hindi na siya hangyo ah. Give me wisdom. Give me wisdom to use this. Give me wisdom to behave. O gika niya na may isong nadaya, lo. Ipadaya na makiksulti ka sa Ginoo. Eh, makadungo ka. Paduloy pwede kang padungo sa Ginoo nga naapapidag ang mga puntil niya rin. We don't want our talent to be taken away and be given to another. We don't want. We want, amen, God. We want to hear God telling us, my good and faithful servant, you have been faithful in limang ka. Minilyo naman nito para sa Ginoo. Ginagmay mga minilyo. Ginagmay mga madiyana sa iyo. Kasaligan ka diri. Kasaligan mo ka sa iyo. Start praying. Amen. Pray for abundance. Pray for abundance. Kailangan lagi. You meet me lie down in green pasture. You make me wanting for nothing. You fill my hunger with honey from your sweet, sweet words. Thank you.
ginahanglan na sa ako kay atong gilubong ang atong pagtuo, gilubong nato atong pagsalig, amen, gilubong nato ang atong talento, ang kaya man nato kay naa may Dios. Siya mo man ang nag-encourage sa natong niini. We will know how to manage. We will know how to invest. We will know how to reproduce. O na nga, kumusulti ka sa tulong sa kinulatutan ni kamao. But when you speak the words, because you are reproducing yourself, the life of Christ in you, to other people, mahibuong ka, tanungod sa Diyos ang ilang mga kinabuhi, ang ilang kasing-kasing. The more na makita sa Diyos nga, inaanan na, mag-critic yung resources. And other resources are being given. Dugang at mabingsong niya. And you will live in abundance. In abundance. Hallelujah! Padayon mong eksoon. Amen. The wealthy master is here. He is here. Dili pa siya maningil. Mag-encourage na siya na continue to invest, continue to work, continue to multiply what I have been giving you. What I have given you. Green pastures, still waters. Amen. Lots of food in the table. Overflowing cup. I am more than supply.
nga walang-wala ka, undang na. Because in your hands, according to this parable, Lord, I want, pwede one talent, but that one talent is already a large sum of money. Large sum of money. It only speaks of millions. Bisa kung usalang ka talento. It is already a large amount of money and resources. Ang atong need, ang atong yung pumunan sa Ginoo, Lord, provide me with things I needed in order to invest and make your money and your resources reproduce and earn more. At na maging praise the Lord. Hallelujah. Sorry sa overtime. Maayo na itong Ginoo. E kita din sa tigato. Ayan nagpamalibad yun. Tapos ako, ayan nagpamalibad. Praise God. Ayan nagpaghibog yung opinion. It is God's opinion to bless you. It is God's opinion to elevate you. It is God's opinion to save you. It is sinagaling opinion. It is God's law. It is God's will. Amen. Do not make any opinion around God's law. Kaya imong ilubong ang talit kanibutan sa Ginoo diya kanino ang imong kaugalingon. Walang tayo sa atong pagkakot. Ako kata. Masalamat sa Diyos. Manatang pagkiklir of healing, strength immune system. Hallelujah. Open opportunities. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah to the name of the Lord. Amen.